So yeah, what's up guys? It's a boy, baby boy. At for today's video, nagulat kami dito sa second floor kasi bumabaha dito sa veranda. Ayan o, kung makikita nyo, mataas na yung hindi naman mataas, pero bumabaha dito, loko. Ayan, paglabas ko dito, bumabaha. So, ang gagawin natin is lilinisin natin yung drainage. Baka may bumara. Ako po, mamaya magulat tayo, nasa kwarto na yung tubig. Ito na siya, yun na siya. Nandito na siya. So yan, for today's video is magluluto tayo ng Malaysian street food. Gusto yun? Gusto ko yun. May ready to cook na tayo, hindi na tayo magpapakahirap. Bagay na bagay, pag ganitong panahon yung mga street food, lalo na yung Malaysian food na favorite namin ni Madam Nyo. So gagawa tayo ng curry sauce at saka roti canai. Yung roti canai is may ready na dyan. I-reheat na lang natin. Yan, nag-moist pa. So yan, samahan nyo ako at magluto tayo later. Unahin na muna natin tong bumabaha dito talaga. Yan wait lang. Linisin muna natin yung drainage. Baka drainage lang yung barado. Kasi baka sa drainage may problema. Try nga natin. Wait lang. So yan, ito, hindi naman barado yung drainage. Ang tagal lang talaga mag-flow ng tubig. Bakit kaya? Kasi guys, dito nag-i-standby yung mga lupa ng halaman pag nagdidilig. Tanggalin muna natin itong baha. Ayun, naipo na dito. Bahay siya. Satisfying. ASMR. So yan, parang ayaw bumaba ng tubig. Sobrang lakas kasi ng ulan kanina, kaya ang bilis mapuno ata nito. Ang bilis tumaas. So yan, need natin ito pababain. Ayun, bumababa na. Ito na. Ito na sila, bumababa na siya. Yan na, bumababa na. Yan, naglulumot kasi dyan. Kung makikita nyo, naglulumot dyan. Kasi punong-puno ng tubig lagi. Punong-puno ng tubig lagi ito. Lagi siya nababasa, naiinitan. Kaya magbilis maglumot dyan. Pero binabrush naman natin yan. So, matatanggal din yan. Mabilis nga lang din bumalik. Uy, baba. Hindi talaga siya bumababa. Hindi siya mabilis bumababa. Siguro barado dun sa tubo. First time namin to ma-encounter na bumaha dito. Buti nakita ko agad at hindi pa namin napansin na pumapasok na sa loob ng kwarto. So yan guys, mag-start na tayo magluto ng ating curry sauce para dito sa ating roti canai. So ito yung roti canai natin. Ready to cook na to. Itutoast lang natin sa pan mamaya. So yan, ito yung mga gagamitin natin ingredients. So yan, meron tayong marble potato. Yan lang available sa bahay pero dapat yung malaki. Tapos gata na frozen. Chicken. Itong chicken, ganito lang ginamit natin. Para may lang siya. Para makuha lang natin yung flavor niya. Yun lang yung goal. Tapos, ito yung curry paste. Ayan. Ito yung curry paste na gagamitin natin. Nabili namin to sa isang Indian store. Kung saan kami bumibili ng mga spices. Tapos, turmeric. Ayan, turmeric. Garam masala. Ayan, may label din sa taas. Garam masala. Then, onion. At saka, chili powder. Ayan, chili powder. So ayan, mag-start na tayo magluto. Ipapakita ko sa inyo yung process ng yung sunod-sunod para magaya nyo sa inyong mga bahay. Ayan dyan, let's go. Para makakain tayo ng merienda. So ito daw yung merienda ni Madam nyo. Nagpaluto kasi siya nito. So ayan guys, mag-start na tayo magluto ng ating curry sauce. So later na natin to. Ipanghuli na lang natin to para hindi agad lumamig. Ang una natin gagawin is mag-saute muna tayo ng ating onion. So, gamit natin ng olive oil. Next na natin yung ating chicken.
yung chicken na to is yung mapapansin nyo puro buto, kasi ang goal lang natin dito is makuha yung flavor. Yun lang yung goal natin dito. Kami pa lang, hindi na masarap. Sarap lang. Then next na natin ang chili, ang ating ano, curry paste. Haluhaluin muna natin hanggang sa maluto yung curry paste. Then saka natin ilagay yung ating gata. Bango? Isalang natin ang ating gata. So ito, kung magtataka kayo at frozen, kasi ito lang yung meron sa bahay. Huwag na maarte. Unang pigato. May natin isa lang yung isa. So ito na yung ano, yung gata natin yung magpapalapot dito sa ating curry. Hindi tayo maglalagay ng anything na kung ano man. So yan guys, moment of truth. So yan, titikman natin to. Okay na to, malambot na yung ating patatas at luto na yung ating chicken. So yeah. At ito na yung consistency niya. Damn. Ito yung goal natin. Damn. So nilahat niya pala natin kanina yung ano. Nilahat niya pala natin kanina yung gata. Tapos nag add lang tayo ng ano, half cup ng water para maluto yung ating chicken at saka yung ating potato. So yeah. Moment of truth. Tikman na natin. Alright. Cheers. Cheers. Okay na. Yummy. So yan. Nilipat na natin dun sa kabilang ano, kabilang spot. Yung ating, ay, bukas pa pala apoy nun. So now, mag-start na rin tayo mag-toast ng ating roti canai. Toast na rin natin siya para makakain na tayo. At nabusog. Ika siya, isa-isa lang. Then bago natin siya ahunin, talagyan natin siya ng butter. Dun sa ating pan para ma-absorb nung roti canai natin. Saan yun? Tong. Eh, ganda. Brown na siya. Kasha ba dalawa? Ayan, kasha. So yan, titikman natin na may kasamang chuen. May kasamang roti. Maglagay lang tayo sa isang maliit na bowl. Then, kuha tayo ng sabaw. Try natin with curry. Yeah, alright. Look. Wow. Init. Okay. Init. So, yeah. Chow-saw. Tayo. Bala kay nanay. So yan, ipatigim na natin ito kay madam. Tapusin ko lang itong roti canai na nakasalang. And let's go. Let's do this.
Hurado na. Hurado. Tawag ng tangalan. Ano to? Yeah. Tikim na natin sa kanya kung magugustuhan niya. Alright? Okay. Okay, yan me. So yan na, partida, bagong gising. Ginising ko lang talaga, sabi ko, titikin na yung kanain ko. Inaanto ko kasi ako, katsaka, wala kaming magawa. We were supposed to leave, kaso, lakas yung ulan. Ulan, my God. Bumaha nga dito sa veranda. Paano ba? Bumaha, as in, nagka-clog yung tubo. Ikaw nagagawa dyan? May, puros ano, puros buhang. Shh! Shh! Diba? Kakain ka na? So, meron kami roti chanay that I bought sa store. Pero alam nyo, na-addict kami dito when we went to Malaysia ni Baby Boy. Oh, yun lang pinakain natin. Asa ko, sa sidewalk lang. Ayaw ko ba na po. Masarap din yung ano, roti chanay na nabili natin. Bumibili lang challenge yun dati. Yummy. Namiss mo mag-Malaysia? Sana makabalik na tayo. Kaya nga eh. Huwag nabayaran ng mga utang. Pangit naman may utang ka tapos travel ka ng travel. Parang bago. Kaya may mga utang dyan, huwag naman kayo mag-travel ng travel. Tapos po-post nyo pa, travel-travel kayo. Tapos may mga utang kayo. Ano yun? Kakaya naman. Bayad muna. Bayad muna. Ako nga yung utang ko sa tito ko lang, hinahiya pa ako. Dalo pero ko, sa ibang tao pa. Dalo ko sa ibang tao. Kaya nga, huwag kain na tayo. Yummy.